Yes, diminta. Tina, tanggap kong ham. Ako pa. Humanda ka at gagawin kong ham. Ngayon din, kung iyong inaakala mo, witty bonita, aatrasan kong ham. Nagkakamali ka. Yes, si Queen Aura, itatanggapin ang iyong ham. Bye! Sabi nga nila, may hinamon, may humamon, at may taong gagawin sa ham. Ito po si Jopez Adventure. Today ay aking gagawin ang hamon ng isa nating masugid na taga-subaybay mula sa Visayas Region. Today, tatanggapin ko ang hamon ni Wito Bonita na kumain ng raw itlog at kumain ng saging na gamit lang ang bunganga at di ginagamit ang kamay. At di tayo umuurong sa hamon ng buhay. At siyempre, bago natin gawin ang hamon sa atin, ay nais ko munang magpasalamat ng taus-puso sa lahat ng mga taong sumusubaybay at patuloy na nanonood at patuloy na tumatangkili kahit ang corny-corny na ng aking mga videos na parang walang kalutay-lutay, walang kalaman-laman. It's not interesting, pero nandoon pa rin sila lagi nanonood sa akin. Kung kayo ay regular na nanonood sa aking video at kung kayo ay nagko-comment sa aking video, then kayo po yung sinasabi kong mga taong gusto kong pasalamatan, and I don't need to mention all of your names. You know who you are, and maraming maraming salamat for always making me feel your presence. And I assure you na kung hindi man ako makapunta sa inyong mga bahay ng on time, ay sisiguraduhin ko na once pumunta ako sa inyo, ay babawi ako sa inyo. So, maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, special mention po kay si Sarah dyan sa Dubai, si SJ Vlogs, na talaga namang who have made an extra miles para tumulong sa akin na mag-push para matapos ko na ang aking hinahangad. Hindi ko pa yan po, friends sa Facebook po yan, han. Barang we just keep exchanging yung pag-watch sa videos. And then siguro na dahil siya kasi monetized na, and dahil ramdam niya rin siguro na parang ang tagal-tagal ko ng ang dami ko ng videos na niinano, pero hanggang ngayon eh hindi pa rin natapos-tapos yung oras ko. Pero so, one time nag-message sa akin na bigla ako parang tinatanong na lang niya sa akin kung ilan pa yung oras kailangan, ganito ganyan. So, alam mo yun, nakakataba ng puso na may mga taong ganun na marunong silang tumulong dun sa mga nangangailangan din ng tulong. And sabi nga niya sa akin, a lot of people had also helped her during those times na kailangan niya din ng tulong. And alam mo yun, the chain of kindness na nireceive niya ay hindi niya binalik dun sa taong tumulong, but through other people. So sabi nga niya sa akin na sana nga ganun din ang gagawin ko once natapos ako. So which is I am doing right now, na kahit na hindi pa ako money. So tumutulong pa rin ako dun sa mga taong alam mo yun, kailangan din nila ng tulong na mas sa akin. Ang sa akin kasi is konti na lang, kumbaga konting post na lang. So as of the moment, tumutulong din ako dun sa mga taong kailangan din ng tulong. And of course kay Tarawa ay dyan sa New Zealand, na isa rin sa mga taong talaga namang nagpo-post sa akin na tapusin ko na kung ano yung dapat tapusin. Maraming maraming salamat sa iyo, Tarawa. Asahan mo na ako din ay darating dyan sa iyo.
once na matapos ko din ito at may push ko. And of course, kay Zane and Zaniel, dyan sa Dubai. He is a former classmate in high school na monetized na rin. Na, alam mo yung patuloy na tumutulong din sa akin na nagpo-push. And of course, kay Jobet Montes, kaibigan natin dyan sa Saudi. Na maya at maya, alam mo yun, sasabihin niya na ganito, ganyan, natapos ko na. So, I appreciate all your effort. Ganun din kay Kordavi Colaspira na nasa Pilipinas na who recently monetized also. And yun, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, kay ating Margie, kay ating Marge Diego dyan sa Taiwan na hanggang ngayon ay tumutulong din sa akin para matapos ko na to. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagtulong sa mga taong katulad ko. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. So eto na nga, gagawin na natin ng hamon. So hinamon ako ni Beauty Bonita na kumain ng Toro eggs. This is for me, this is so easy. Kasi mahilig ako sa malasado or half-cooked na ano na itlog. So parang dati kasi my mother is cooking, you know, yung malasado egg, yung mga manok ng ano, itlog ng manok ng mga alaga namin. So this is too easy for me. Raw egg, 2 raw egg coming up. So eto siya, it's so raw. Tatalsik. Yung yellow part, I don't mind. Yung pinaka-yellow niya, pero yung white, medyo ano ako, awkward eh. Pero dahil mahal na mahal natin si Witty Bonita, gagawin natin ang kanyang hamon. So I hope you're happy, Witty Bonita, na ginawa ko na yung request. So this is my, this is the second egg, raw egg. As you can see, it's very juicy. Kumuha na nga ako ng tissue. Ang problema ko ngayon itong ano, itong banana, kung paano ko siya babalatan. Well, I do love banana. But the problem is how I will eat, how I'm gonna eat, using just my mouth. Kasi may problema ako sa ngipin ko. So that's what worrying me. So, pero dahil mahal natin si Bonita, so we'll be doing it. Lapag natin yan. So this is my hand. So good luck sa aking ngipin. Hindi pa naman ako nagbe-breakfast. I love it. I love bananas.
mamaya, sasabihin ko sa inyo yung technique para hindi kayo mahirapan. So, sa mga tao pa na gagawin ng challenge na to, at least magkaroon kayo ng leakage kung ano yung the proper way on how to open the bananas without the help of your hands. So, didiscuss natin yan later on. Bonita. Ano yung ginawa mo sa akin, Bonita? Dapat pala nilagyan natin to ng timer. Almost finished. Six minutes, I'm done. So yan, tapos na. Challenge accepted and finished with Bonita, and I hope na you're satisfied with the result. So, ang tip ko lang sa inyo, para mabuksan nyo siya, you have to bite the tip of the banana. And then yung half of the skin, yung kailangan mong, di ba ito yung ngipin, ganyan mo siya. And then, you have to pull it on the side. So hanggang sa mabalatan mo siya ng bongga-bongga. So, eto po muli si Jopay's Adventure na hindi, eto po muli si Jopay's Adventure na hindi maurong at hindi uuraan. At eto po muli si Jopay's Adventure na hindi umuurong sa hamon ng buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panunood. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.